Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video. At siguro ito'y gagawin nating bagong episode ng Trading with Hunter kasi I have to share something sa inyo, no? Important, no? Regarding trading syempre. Pero papakita ko lang sa inyo yung two sides of the coin talaga. You cannot please everybody dito, no? Pag nag-content ka talaga sa YouTube, regardless of your intentions, there will always be two sides na parang magre-receive nung information na binibigay mo. At ito, okay, shoutout kay sa dalawang to. Kay Michael Maynard Sarate. Sabi niya, idol, para sa akin, ikaw pinaka-worth it panoorin sa lahat ng mga fucking shit na streamer na puro toxic positivity lang alam. I take it as a compliment, no? Siyempre, thankful ako sa mga gantong comment and siyempre, sino ba naman ang hindi? Sino ba naman yung hindi gusto na ma-appreciate siya, no? At yun, maraming salamat sa inyo, guys. Okay, eto naman yung isa pa. Basta si Hunter ang nag-TA, dun ka sa opposite. Okay? Nakailan taas na SLP at XS, pero sa TA niya, pababa daw. Okay, sabi. Hahaha, nakailang pump na, pero yung TA niya, pababa pa din. Pero kudos pa rin, kasi sure ako lahat ng follower mo naniwala sa TA mo, walang nalugi, wala din kumita. Okay, let's focus on this. Okay. Tignan natin ha, kung totoo ba yung sinabi niya. Kasi, be my guest. If you want to go the opposite route sa mga analysis ko, okay lang. Be my guest. Pero, tignan natin muna. Okay, at track record natin ha. I called out this move as superficial. Hindi to katotohanan. Hindi makatotohanan tong move ng SLP na to. Nag-call out tayo. Ano nangyari? Okay, if you bought, sabi ko, sabi natin dito, pag namili ka dito, sabi ko, kinwestiyon ko to, yung move ng SLP to, bakit aangat yung SLP ng walang rason? O, ayun. So, kung ikaw, isa ka sa mga namili dahil sa hinipe, ayun, na yung SLP mo. Okay, good for you. Kung kumita ka, wala akong doon. Wala tayong kontra doon. Okay, hindi ako antay sa kumikita sa SLP. Okay, pero, as a trader, okay, I'm teaching you how to be a trader na ano ba tawag doon? Na tama? I'm teaching you how to trade right. Okay? Kasi, yung pagsabay sa mga hype, hindi yan sustainable. Kita mo, ginagawa niyong sugal, yung pagte-trade, which is hindi, doon ako talaga naiinis. Ginagawa niyong sugal yung trading. And, it goes against every fiber ng ng paniniwala ko sa trading na ang trading ay sugal. Hindi siya sugal, okay? If you know what you're doing, hindi siya sugal at hindi siya dapat ituring na sugal na pag may hype, bili, tapos benta. Diyos ko, hindi mo malalaman 'yon kung tapos na yung bili yan. You'll never know kung kailan ka dapat magbenta pag hindi ka nag-aral ng tama sa pagte-trade. Okay? So, if you are someone na nakabili dito, hinipe. Tapos nakapagbenta ka dito, good for you. Okay? Ang tanong, will you be able to replicate it? Okay? Kasi trading is yung trading hindi yan lotto, okay? Hindi yan manalo ka ng isa, mayaman ka na. Hindi yan ganun. So kunyari, yes, nasakyan mo 'to, ang galing mo, 'di ba? Genius, okay? Nasakyan mo 'to. Let's say ganyan, nasakyan mo 'to, genius ka. Tapos nakabenta ka dito sa tuktok, genius ka. Pero, will you be able to replicate it without the help of hype? Eh, paano pag walang hype? Will you be able to capture this, these trades? Hindi. Kasi nga, nakaasa ka sa hype. Diba? Yun yung trading, kung is trading strategy mo, yung kung ang trading strategy mo ay naka-incorporate yung hype para dun ka bibili, puta, ang dali mong i-manipulate. Okay? Kasi bakit? Tumitingin ka lang sa pinag-uusapan na ng iba. Ibig sabihin, bago pa pag-usapan niya ng iba, nakabili na sila. Ikaw na yung magiging exit liquidity. Yun yung sinasabi ko lagi sa inyo na aralin nyo mag-trade. Hindi hype. Hindi kayo yayaman sa hype. Hindi kayo kikita ng marami sa hype. Kasi makuha mo man yung trade na yan, what's next? Okay? Sige, ito. One time, nakuha mo tong trade na to. Yes, kumita ka ng malaki. Eh, hindi ka naman talaga nag-aral ng trade. Nakaasa ka lang sa hype. Anong gagawin mo sa susunod? Lahat na ng Facebook page, lahat na ng trading group, sasalihan mo, hahanapin mo lahat ng tinasabi nila na hype, pati itong mga chatroom dito, babasahin mo na yan,
Ano yung pinag-uusapan nila? Ano kaya yung pwede umangat? Wala. Kumbaga, ligaw ka. Para kang ano. Para kang tupa na kung ano sabihin ng iba, dun ka. Kaya, kahit na pag mali sila, pag sinabi nila yung, kunyari, nag-suggest sila ng trade, tapos namali, wala silang accountability doon. So, kailangan matuto kayong mag-trade on your own. Kaya ngayon yung goal natin, no, pag nag-share ako ng trading, hindi ako nag-share ng, oh, ito, bili kayo nito. Pudyay, walang ganon. Walang ganon. Kasi bakit? Ayoko matuto kayo, or ayoko masanay kayo na ini-spoon feed yung ite-trade. Kasi once na matalo, once na mamali ako ng analysis, sino accountable? Kayo lang. Sino nawala ng pera? Kayo lang. Di ba? Yun yung sinasabi ko, no? Take it from someone na naka-experience na talaga ng tunay na napighati sa market, no? If you are new to trading tapos kumikita kayo, okay yan. Pero make sure na huwag kayong manatili dyan sa hype cycle na strategy nyo. Okay? Matuto kayong mag-trade, aralin nyo. Okay, sige. Again, sabi niya dito, opposite daw ng trade ko. Lahat ng ETA ko, dun siya sa opposite. Okay, kahapon, sabi ko dito, this candle needs to close above. O ano nangyari? Bumagsak o. Ayan, kung namili ka dyan, kung hindi mo hinintay yung candle, kung hindi ka nagganon, kung hindi ka naghintay na mag-close itong candle na to, ito, at namili ka na agad dito, breakout eh. Diba sinasabi ko sa inyo? Bull trap. Okay, ang pinaliwanag ko pa, ang haba ng paliwanag ko regarding bull trap. Diba? Usually, inaabangan na yan ng mga sellers na yung mga breakout na yan, inaabangan na nila yan. Diyan sila magbibenta, sila yung mag-act as resistance. Diba? So, if you're someone na namili dito sa breakout, boom, ayun, talo ka na. Ayan. O, ito ka na ngayon. Diba? Negative ka na, ipit ka na. Ipit ka na kung naka-spot ka. Eh, paano kung naka-futures ka? Talo ka na, liquidated ka na for sure. Diba? Unless zero leverage ka eh, sa futures minimum 20, usually nakalakaran dyan, pag nag-leverage 20 times. So wala ka na. 71 to 65, liquidated ka na unless sobrang liit ng position mo na hindi naman magmamatter talaga. Manalo ka o matalo ka, wala rin kwenta. Ganun. Sige, trade, opposite lahat ng sinasabi ko. Okay lang, be my guest, no? Hindi ko naman sinasabi na all-knowing ako, hindi ko sinasabi lagi akong tama, pero what I'm teaching you guys, hindi naman ako nagsasuggest ng stock, okay? Inaano ko to, pinapaintindi ko sa inyo yung logic kung bakit ko sinasabi na, uy, babagsak, uy, hindi yan, hindi to tama, hindi yung ganun. Ang haba ng paliwanag ko, pero tumatagos lang sa utak ng iba, kasi napaka-bullish ng ano nyo, napaka-bullish ng perspective nyo about trading na kunyari, paano ba, hindi kunyari eh. Nung nag-start ako sa trading, ganyan din ako. Okay? And most traders na na-guide ko nung nag-uumpisa sila, ganyan na ganyan din. Sa lahat ng analysis nila, positive. Lahat ng analysis nila yung parang ano, ay mabura. Lahat ng analysis ng mga, ito hindi to ano ha, ganito yung mga naturuan ko dati. Yung analysis nila, kunyari yan, o boss, ganito, aangat yan, di ba? O tapos mag-retest, tapos aangat, ganyan. O kaya sasabihin nila, basta, ano yan, ganito yan, ang analysis ko dyan, mag-retest yan, tapos bababa, tapos tataas. Lahat nagpa-funnel down into a bullish sentiment. Hindi nila kinukonsider or ayaw man lang nila i-consider na, ay, teka, yung trade na to, pwedeng bumaba. Okay. Kasi bakit? Pwede yan, bull trap na yan eh. Malaki yung sign na this is a bull trap na dito marami ng sellers sa ibabaw na yan. Mga nagtitake profit, mga nakabili dito, nagtitake profit dito. Tsaka guys, common sense. Nawalan ng pera si Axie Infinity, 600 million. Pinaliwanag ko, pinakita ko pa yung wallet na nandun pa rin yung $611 million. Tingin nyo, dapat umangat? Diba? Hello? Gising guys, gising. Wake up. Okay? I'm teaching you how to trade properly, tsaka common sense. Okay, konting common sense lang. Nawalan ka ng pera, tapos tataas valuation mo? Diba? Gets ba yun? Paano ba? Paano ko ba ipapaintindi sa inyo?
let's say, may kumpanya, nalugi, okay, natalo sila or nalugi sila ng 600 million, i-investan mo ba? Tingin mo yung valuation tataas? Kunyari si Jollibee mag-report na, okay, hindi ito, real example na, okay, every time na ang kumpanya ay nagkakaroon ng negative projection or hindi tumama yung projection nila for the quarter or for the year. Kasi yung mga kumpanya na yan, may target yan. Kami, as kunyari Jollibee, favorite ko kasi Jollibee. Okay, Jollibee, nagsabi sila ng start ng year, okay, by the end of the year, 5% growth kami. Okay? Alam nyo ba mangyayari pag nag 4% growth lang sila? Bababa yung valuation nila kasi hindi nila na-hit yung target nila. What more itong nawalan ng pera na 600 million. Si Jollibee, ah, let's say, okay, kunyari Jollibee, ah, 5% ang projection, ang naging growth lang nila 4%. Bababa yung valuation nila. Gain pa rin sila ng 4%. Nag-grow pa rin sila ng 4%, pero dahil yung target 5% nila hindi nila na-hit, may negative effect siya sa ano? Nagkakaroon siya ng negative effect sa value. What more, ito, nawalan ng pera. Okay? So, mag-isip kayo, guys. Ako, I am for Axie. Kita nyo naman, gano'n tayo ka-enthusiastic about Axie. And, nagkakataon lang na ang ina-analyze natin ay AXS kasi nga, nag-Axie tayo. Pero, if ever ibang stock yung pag-uusapan na, ibang coin yung pag-uusapan na, it will still be the same. Kung paano ko siya makita, ganun ko siya ititrade. Okay, example. GMT. Okay. Ito. Isa to sa mainit-init. No? Sobrang taas. Pero, ayan. Titignan natin ngayon yung next actions niya. Bakit? Kasi possible yan. Umangat pa. Pero we're not quite sure yet. Kasi, malapit na siyang balikan yung previous Darbus box. Okay? So, this could be a retest. Pwede? Ayan. Antabayanan natin yan. Kung babalik siya sa kabilang box. Pero, this is a Darbus box. Buhay pa to, yung trade na to. Pwede yung ganyan. Mag-consolidate, tapos umangat. Pwede yan. Pero, pag once na bumalik yan sa box na to, ay, nako, expect nyo na magkakaroon ng selling. Kasi may mga traders na naniniwala sa Darbus box method. Ito nga yung kahon-kahon-kahon method. No? May mga trader na ganyan. And it works. At alam na natin na gumagana yan dahil nga kay Nicholas Darbus. Napatunayan niya na yan na yung method niya na yan, gumagana yan dahil na-apply niya sa sarili niya, gumana, umaman siya. Okay? Sa Darbus box. Si Nicholas Darbus. Yun. So, kung hindi niyo siya kilala, try to research more about him. Maganda yung story ng buhay niya. Again, nag-start siya as a dancer, tapos turned into trader dahil nabayaran siya ng stock certificate para dun sa pagsasayaw niya, worth $3,000. So, dun yung nag-umpisa yung trading journey niya. Tapos yun na nga, dahil palipat-lipat siya ng lugar, busy siya, every 3 days niya lang nalalaman kung ano yung update sa stock na hawak niya. So, maganda siyang case study, maganda siyang i-replicate ng mga tao na busy, na hindi ganun ka... hindi ganun ka tuloy-tuloy yung access sa chart. Kumbaga kayo ay, kunyari, nagtatrabaho kayo sa site or sa kung saan man na didestino kayo sa iba't ibang lugar na hindi kayo makapag-check ng stock price lagi pero gusto nyo mag-trade. You need to study Nicholas Darbus kung paano nyo nagawa kasi every 3 days yung delay ng information sa kanya pero he made it work. Okay? Yun yung kagandahan. So, yun. Sa mga day trader naman, pwedeng si, nalimutan ko lagi yung pangalan nito, si Livermore, si Jesse Livermore, isa ring famous trader yan. Aralin nyo guys, do not take my word for it, lalo na pag nag-analyze tayo ng stock, aralin nyo. No? Mas gusto ko ngayon mag-aral kayo, kaya nga tinuturo ko sa inyo yung mga logic ba tawag dito, or yung mga principles ng trading na ina-apply ko sa pagte-trade ko, para kayo mismo matuto kayo. Okay? Para kayo mismo, kayo na yung mag-trade, wag na kayong umasa sa hype. Kasi again, hype or hope is not a trading strategy. Okay, never magiging strategy ang hope. Na kasi you have to take actions and hindi pwedeng nakaasa ka sa actions ng iba, lalo na sa pagte-trade. Kasi again, accountability, yung pera nyo, hindi nila papalitan yan pag namali sila ng analysis. Okay, sige, sinasabi dito na trade. Sige,
ako I'm happy this with this comment, no? Kasi sabi niya, yung mga follower mo na naniniwala sa'yo, hindi nalugi, pero hindi rin kumita, and I'm okay with that. Kasi again, gusto ko, pag nag-trade kayo, pag nag-trade kayo, yung sigurado kayo na tataas or sigurado kayo, nakikita kayo, napupunta siya sa tamang direksyon. Ayoko mag-trade kayo ng ganito. This can go either way. Bakit? Sige, SLP. Sige, pag-usahan SLP. Kasi sabi niya, ang dami na ito, pump ng SLP. Guys, pump! Hello! Hello! Pump! Pinagsasabi niyo yung pump, okay? Nasaan yung pump? Where's the pump? Where's the love? Ito, I'm not mocking, no? I'm not mocking anyone na nag-TTA ng SLP. Pero, itong particular comment na to, nakailang pump na si SLP. Where's the pump? Ito? Ito? Ito ba? Ito ba yon yung pump? Ito na yon, di ba? This is not... Hindi mo matuturing yan na pump eh. Yes, medyo irregular yung move niya, umangat, pero to call it a pump na sobrang taas na ng SLP, hindi pa rin tayo nakakasakay. Guys, nasabi ko sa inyo, ako unang magsasabi sa inyo, if it's time to, ano, to really buy SLP, makikita nyo ako nabibili ng SLP. Okay? Pero right now, hindi. Okay? Malabo. Kasi this is not, ano, no? Sige, anong analysis mo dyan? Other than hype. Okay, other than hype, anong analysis mo sa SLP? Diba? Ano ba trend? Ganyan? Aangat? Babagsak na matindi, aangat ng konti, babagsak na matindi, aangat ng konti, babagsak na matindi, aangat ng konti, tapos babagsak ulit, ganon? Ano ba analysis nyo dyan? Diba? Ano ba yan? Ganon? Ano ba movement ng price? O sige, para malinaw, para hindi na linya-linya ito. Yan, o. Ano ba analysis nyo dyan? Pump? Diba? Pump na ba yan? Kasi nangyari na yan eh. Ito, yung pagtaas na to. O, diba bumaba? Ayan, ito na yan eh. O, umangat ng konti ah. Ayan, o. Umangat ng konti dyan or nag-hold. Ayan. O, ito ulit. Umangat. O, nag-hold. Pero that doesn't mean aangat na siya tuloy-tuloy. Guess yun ba yun? Wala pang ibang ano dyan. Wala kang makukuhang analysis sa SLP, kundi just follow the ano, no, the trend. Na just follow the bias na pababa siya. Given, alam na natin, we know everything about SLP. Wala nang maitatago sa atin sa SLP. Walang hidden jutsu dyan na maitatago sa SLP. Kasi nga, nilalaro natin to araw-araw. Alam natin yung mga nangyayari sa loob at labas ng laro. Diba? Alam natin yung fundamentals ng SLP. Ano bang mangyayari sa SLP na yan? Guess nyo ba yun? Kumbaga walang ano dyan. Walang secret move na mangyayari. Walang igagalaw si SLP na hindi natin matutunugan na aangat or bababa. Wala. Walang may tatago sa atin sa SLP. Yun yung sinasabi ko. Kaya, if I'm showing you data, like economic data, siguro naman hindi ko na ano yun, hindi ko na invento yun. No? Again, if you can show me an analysis, technical analysis na sinasabi na si SLP tataas, makikinig ako. Okay? Makikinig ako. If you can show me an analysis na aangat si SLP, gaya ito, lalo na si, ano, si Dinulo ka. Okay? Sige, makikinig ako. Pero, pag-uusapan natin to, ano ba nangyayari? Okay? Again, I am for Axie Infinity, pero, maging realistic tayo. Burn 377,000, minted 120 million. Anong paliwanag dyan? Burn 377,000, minted 120 million. O ano? Di ba? Ano mangyayari sa atin yan pag ganyan yung ratio? Di ba? O kige, nung isang araw, medyo nagkaroon tayo ng problema. O sige. Eh, paano? May problema yung ano yan? May problema yung running yan? Hack nga eh, di ba? Ganyan. O sige, punta tayo before. Before the hack. O ayan. 26 na discover yung hack. 25. Na-burn 1.5 million. Pero minted 100 million. 1 is to 100. 1.5 is to 100. Yung ratio natin. Okay, sige, ito ba? O nung kanakaraan pa, 24. 2.2 million na na-burn. Na-mint 135 million.
Oh, isa pa, 23, the araw nung nag-hack. 2.8 million, minted 135 million, guys. Nakakaiyak. Nakakaiyak na mas pinipili ninyong maniwala sa mga analysis na, "Oh, aangat 'yan. Oh, gee, aangat 'yan." Gee. Na ang basis lang nila is feelings, puta. 'Di ba? Ano anong basis? Bakit aangat? Kasi hype? Mm. Kasi hype? Kasi hype, ganun. Again, I'm just frustrated, ano? Kasi may mga tao na hindi nakaka-gets ng mga tinuturo natin. Kasi hype, kaya aangat. Pero kakalimutan na natin itong yung mga data natin. Kakalimutan na natin 'to. Kakalimutan na rin natin yung mga bumababang number of players ng Axie Infinity. Kakalimutan na rin natin yung bumababang revenue ng Axie Infinity. Kakalimutan na rin natin 'yan. Kakalimutan na rin natin na Axie active player live player count. Okay, kakalimutan na rin natin 'to na ito ba 'yon? Tingnan niya natin. Ang dami natin kakalimutan para maniwala tayo na hangat yung SLP. No? Ba't kaya? Parang maganda ba yun? Ayos ba yun? Ang ayos yun. Kakalimutan natin na pabawas yung players natin. Ano? Ayan. Kita niyo naman yan. Nasa negative side na tayo na kung saan, again, we are growth reliant. Kailangan natin dumami players para magkaroon ng demand for Axies. Okay, ngayon, yes, Origin can bring a new hope, okay? Magkakaroon ng drive for SLP pagdating ng Origin Season 0, yung pag magbubuo na talaga tayo ng charms, gagastos talaga tayo ng SLP, yes, it could drive growth or it could drive a demand for SLP, pero gaano katindi, okay? Hindi pa natin alam kasi tingin ko, magiging maganda yung reception ng tao sa Origin pero wala pa tayo dun sa point na magbibreed na yung mga tao kasi tingnan nyo ha, days apart, kung mapapansin nyo dito sa Axie Tech, ayan, kahapon napansin na rin natin to, Origin Card Explorer, papansin na natin to, Yam, okay, dito, in-update na rin yata nila kasi dito, zero cost yung Yam, that kagabi, zero cost yung Yam pagdating sa dito sa marketplace, one energy cost. Ibig sabihin, days apart the reveal, nagkaroon na ng nerf. Marami ng pagbabago. Okay, yung Innocent Lamb. Yung Innocent Lamb, ayan, add one copy. Pero pagdating dito sa legit or dun sa official na, ano na effect niya? Iba na. Magdodraw ka na ng card. Ayan, select one of these Axie skill cards and add it to your hand. Oh, magkaiba na yung definition niya. Okay? Yun yung sinasabi ko. Kumbaga, hindi pa time para mag-breed na mga Axie for Origin kasi ang dami pang changes na mangyayari. So, wala pa. Wala pang reason para umangat si SLP. Kasi guys, you have to remember, kaya umangat ang SLP kasi maraming namimili. Okay? Kung lahat tayo currently nag-aabang lang na umangat yan, hindi aangat yan. Kailangan merong outside force or kailangan meron talagang buying force na magpapaangat yan. Okay? Hindi yan magically umaangat. Hindi yan magically parang heartbeat gumagalaw kahit walang magpagalaw. Meron at meron magpagalaw yan. At ang magdadrive ng presyo pataas ng SLP ay demand. Okay? Nandiyan na ba yung demand? Wala pa. Possible ba may mag-ipon na ng SLP nila? Possible. Okay? Pero as early as now, hindi pa. Kumbaga, hanggat hindi ginagamit yung SLP for burning or for breeding or paggawa ng charms, malabo pa na umangat. Okay? Kasi sige, mamimili. Okay? Mamimili. May bibili. May nag-iipon na ng SLP. Pero, ang SLP nila, nasa circulation pa rin. Okay? Nasa circulation pa rin. Hindi pa rin ginagamit for hindi pa rin ginagamit for breeding. So, nasa circulation yan. Anything na mangyari, let's say, may mangyari ulit na anomaly with Axie Infinity, pwede pa rin magbenta yan. Kasi nga, hindi pa nababurn yung SLP na yon.
So unless burned yung SLP regularly na mas mataas sa minting, hindi yan ano, kumbaga hindi yan aangat ng gusto, gaya ng gusto natin mangyari. So pero yeah, we can have our hopes up, pero hindi tayo dapat magpatiuna. Okay, ibahin natin yan, linawin natin yun ha. I'm not saying na wala ng pag-asa si SLP, I'm not saying na wala ng pag-asa si AXS, pero hindi nyo kailangan magpatiuna. Okay, ito lagi kong sinasabi dito. You don't need to prove anything to anybody. Okay? Lalo na pag nagte-trade kayo. Ano ba yung gusto nyong patunayan? Bakit kayo magpapatiuna dito? Bakit kayo bibili ngayon? Ano yung gusto nyong patunayan? As a trader, ah, yung knowingly, nabibili kayo ng SLP kasi inaasahan nyo aangat. Okay? Ibahin natin yun, ha? Kasi may mga bibili dito, nag-iipon for breeding. Pero ikaw, na nanonood, if you're going to buy SLP kasi ine-expect mo aangat nang wala pa namang assurance. Bakit? Diba? Ano yung gusto mong patunayan? Kailangan ba mababang mababa entry mo para masabi mong panalo ka? Ganun ba yon? Gusto mo may ipopost ka sa social media? Kasi again guys, this is not new to me. Oh. This is not new. Sa mundo ng trading, may mga traders talaga na ganito. Na gusto nila, may i-prove sila sa sarili nila, may i-prove sila sa mga Facebook friends nila, sa mga kaibigan nila, sa mga tao na wala naman talagang pakialam sa pera nila. Okay? May mga ganun, nagte-trade na ganun. And gusto nila maaga silang ano, magte-take sila ng risk. Okay? Unnecessary risk. May mga tao na bibili na dito kasi maganda entry, mababa entry. So genius pag tumama. Pero syempre dahil nga again, wala namang kasigurado niyan. Malaki yung chance mo na mamali kasi this is a low percentage trade. Meaning na wala ano 'to, wala pang structure na sinasabi na angat siya. Maniniwala ako pag nagkaroon na tayo talaga ng series of highs and lows, highs and lows, higher highs and higher lows and so on. Maniniwala na ako. Pero sa ngayon, high, ito na yung high natin, ito na yung low natin, ayan, ito na yung, wala eh, lower highs eh. Diba? Mas mababa siya. Hindi pa siya nag-create ng higher highs. Technically, pero wala pa yan eh. So, ang in-expect natin na makita natin, higher high, higher low. Ibig sabihin, higher high, mas mataas siya dito sa previous na move. Ayan, tapos mas mataas siya sa previous na low. Kaya higher highs and, ay, hindi pala lower low, higher lows. Okay, yan lagi ang tatandaan nyo. Ayan na yung magsasabi sa inyo na, ay, paangat na nga. Okay, yes. Dito, pwede kayo mamili. Oh, teka lang. Iyan natin, ulitin natin yung drawing natin. Okay, pwede kayo mamili dito, pag ganyan. And, dito, mamili kayo. It's okay. Diba? Walang mali dyan. Hindi kinabawas ng pagkatao nyo na nalamangan kayo ng iba, na yung iba dito pa lang namili na. Hindi kayo nalamangan. Yun yung kailangan nyo instill sa sarili nyo. Hindi nyo kailangan magpaunahan. Hindi yan, pag nanalo si ganto, si Trader A, at ikaw, hindi ka pa nakakabili, talo ka na. Hindi ka ganun, no? Solo-solo trading lang, guys. Isipin yung sarili nyo pag nagtitrade kayo. Hindi yung, ano, saan nakabili yung iba, gano'ng kalaki kinita ng iba. Hindi ganun. Ang tanong lagi, kumita ka ba? Okay? Kasi kung makikipagpaunahan ka, bili ka dito sa baba, eh bumaba, bibili ka ulit for the sake na ayaw mong mapahiya, baka umangat na, eh bibili ka ulit sa baba pa kasi baka mamaya, baka temporary na pagbaba, aangat din yan. So naubos ka na. Ang dami mo ng losses, tapos umangat. Di ba? Ubus ka na, tapos umangat. Iyak ka. Doon ka na sa ano? Doon ka na sa sigurado or doon ka na sa high percentage trade na, oy, clear. Paangat na yung ano, paangat na talaga SLP kasi ayan na yung trend. Ayan na yung trend. Di ba? So, bibili na ako dito. Ayan, bibili na ako dito. O di, okay. Di ba? Again, papaliwanag ko to one more time, no? Last time na.
May mga trader na mas magagaling sa atin. Makakabili sila dito sa una pa lang. Yes. Siguro meron silang alam na strategy na hindi natin alam. Good for them. Okay, okay lang. Okay lang 'yun. And it's not a bad thing, no? Okay lang, sige. Maano ka, nauna kang bumili, okay lang. Ako dito ako makakabili. 'Di ba? Eh pero nung namili ko, halos sure na, kumbaga, nung namili ako dito, halos sure na naaangat. So gumanyan siya, gumanyan siya, gumanyan siya, gumanyan. Tapos pareho lang kami nakapagbenta dito. Let's say pareho kami nakapagbenta dito. Okay, kinabawas ba ng pagkatao ko na kumita ako ng ganto? Pero siya, ganto karami yung kinita niya? Ganyan? Mas malaki kinita niya ng iba? Kinabawas ba ng pagkatao niyo yun? Hindi. Kasi siya, nag-take siya ng risk na mas malaki kaysa sa inyo. Diba? Kayo, hinintay niyo na, oy, teka lang, maganda na yung lagay ni SLP, maganda na ulit yung mga sentiment ng tao sa Axie Infinity, kaya namili na ako ng SLP. Okay lang yun. Mas mahal nyo nabili SLP, pero kung kumita ka naman din kayo, kung ito ay kinita nyo na rin naman, ang nilamang lang sa inyo ng ibang tao na nag-take ng mas malaking risk ay ito, I think that's okay. Okay? At saka hindi naman tayo nagko-compete. Traders do not compete with each other. Ang kalaban lang ng trader, tandaan nyo, sarili nila. Okay? So, sana, ano, no, sana maliwanag yung mga pinagkukwento natin dito. Alam ko, hindi organized yung mga pinagsasabi natin. Pero if you try to listen, if you try to pick yung mga golden nuggets dito sa mga, sa around 30 minutes natin na video, marami na kayong matututunan. Kumbaga, again, tandaan nyo lang lagi, hindi kayo dapat magpatiuna. You need to have a high chance or high success rate na setup para sa trading nyo. Kung hindi kayo, kung wala pa kayong ganun, backtest. Mag-backtest muna kayo. Again, hindi sugal ang trading. Okay? Hindi siya sugal. May ano siya, kumbaga, more on probability and statistics, yes, pero, kumbaga, hindi nyo kailangan gawing sugal. Kasi sugal, walang nanalo sa sugal. Okay? Sa trading meron, kahit pa paano. Mas marami lang yung, mas marami yung talo, pero panalo, pero, kesa sa panalo, pero, yun. Sa sugal, walang nanalo. Ayan. So, okay. I guess that's it muna, no? Again, tandaan nyo lang ito. Do not compare yourself to others. Yung trading, ano yan, solo-solo RPG game yan. Solo RPG game yan na ang intindi nyo lang, ang tanong nyo lang lagi sa sarili nyo, kumita ba ako o hindi. Hindi nyo natatanungin na magkano kinita ni iba, magkano kinita ni A, magkano kinita ni B. Hindi nyo natatanungin yun. Mahalaga, meron kayong sarili yung setup, meron kayong sarili yung strategy na hindi nakaasa sa iba at kumita kayo at the end of the day. Okay? Yun lang mahalaga doon. Kasi pag kinumpara nyo yung entry nyo sa iba, kinumpara nyo yung entry nyo sa mas magaling na trader sa inyo or mas seasoned na trader sa inyo, mababaliw kayo. Pipilitin yung ano, ay si ganito, dito nag-entry, ako din. Hindi nyo alam kung ano yung mga parameters noon. Baka mamaya, nag-take kayo ng risk dito, bumili kayo dito, tapos nag-start na mag-sideways yung trade. Akala nyo, yung pinapanood nyo, naka-hold pa rin sa position, yung pala, nakapag-exit na siya kasi marunong siyang trader, nakapag-exit na siya, ikaw, nag-hold ka pa rin, ipit ka. Siya hindi. Kasi siya, seasoned trader siya, or marunong talaga siya mag-trade, marunong siya mag-cut loss, definitely. Kayo, hindi kayo marunong mag-trade, baka nag-hold pa rin kayo na naka-out na pala yung ano, yung mga fina-follow nyo na trading groups, okay? So, learn how to trade, guys. Ano siya? Rewarding siya, pero syempre marami rin ano, hardships na pagdadaanan. More on ano, mental health talaga yung trading sa totoo lang. Kaya tingnan nyo, nagkakaroon tayo ng mga gantong comment. Ayan, yung mga ganyan. Alam mo na eh, di ba? You have to be, ano ba tawag dito? Kailangan mo talaga mag-ano ng personal development pagdating sa trading kasi ganito, mauwi ka sa mga gantong comment, gantong pananaw na akala niya dapat laging panalo. Dito sa trading, guys, mananalo kayo, ganito sa trading. Okay, last ano na, siguro last words for this video na sa trading, guys, mananalo at mananalo at mananalo kayo. Okay? Imposible naman na sa isang daang trade nyo, 100 beses kayong mali.
Okay. Guess ba yun? Hindi pwedeng sa isang sandaang beses na magte-trade kayo, isang daang beses kayong mali. Mananalo at mananalo kayo. Ngayon, ang importante, pag natatalo kayo, pag mali kayo, alam nyo kung paan, kung magkakaya nyo i-identify na, uy, mali ako. Okay? Magkakatlos ako. Matatalo ako ng maliit. Okay? Na tatanggapin ko na mali ako. Okay? Gets ba yon? Pero, pag ako tumama, okay? Sobrang laki naman ng diferensya ng wins ko sa losses ko. Okay? Sa P&L, sa percentage. Gets ba yon? Ang gusto ko ipunto dito, sa trading, mananalo kayo. Eventually, mananalo kayo. Pero make sure na pag dumating yung time na yon, eh buhay pa yung portfolio nyo. Okay? Lose small, win big. Okay? Tandaan nyo ang word na yan. Lose small, win big. Ganun lang yun. Para kahit na ilang beses man kayo, matalo, cut dito, basta maliliit lang na cut, okay lang. Pero pagdating naman ng panalo, pumpaldo. Isang panalo, tatutumbasan yung 20 yung talo. Gets ba yun? Lose small, win big. Lagi yung ano yun. Again, hindi nyo kailangan mag-take ng unnecessary risk. Ayan, mga connected yan, yung mga principle na yan. Hindi nyo kailangan mag-take ng unnecessary risk na mag-risk na kayo ngayon kasi baka umangat. Diba? May mga maraming trading strategy na pwede nyo matutunan na malaki yung chance na mangyari. Kaya hindi nyo kailangan makipagpaunahan. Okay, sana malinaw itong tong trading video natin na to. Although yes, it's not organized. So kung may time lang sana ako, no, I could have put a presentation talaga, pero lahat ng sinasabi natin medyo impromptu, walang cut, walang record. Yes, nire-record, pero walang cut, kumbaga walang putol, kung ano lang yung nasa utak ko, yun na talaga yun. Kasi yun talaga yung ginagawa ko sa tunay na buhay. Ayan guys, I guess that's it muna, no? Marami ng video. Maraming salamat. And sana na-enjoy nyo itong trading content natin for today. Ayan guys. See you on the next video, guys. Bye-bye.